Bakit pinangmamasok? Okay. Hi everyone, I'm Boo. And I'm Deb sa Tucampus Kitchen. Andito po kami sa labas pala, hindi sa mismong kitchen namin. Nandito kami ngayon sa Gulot Bale. Makikita po ninyo kung paano ang aming background dito. Kasi magluluto po tayo ngayon sa uling. Okay. Outdoor po tayo ngayon, kaya papakita ko po kung paano si Debs magluto ng masarap na bulalo with free range chicken. Para naman tumikim tayo ng ano, yung manok na nakabulos. Yung ibig sabihin, hindi nakakulong. Oh. Kaya tinawag na free range chicken. Kaso kamahal naman pala nito. Oh, kamahal. Kano? $295, $300 siya. Magnolia. Oh. Baka naman. Baka naman. At saka, bumili tayo ng isang bias na primero. Diba? Yung bias, yung paa, yung legs ng baka eh. Merong primerong paa. At oo, saka, yung una. Oo. Una. Tsaka yung bias. Bias na sa likod, diba? Ito. Ito. Ano ito? Almost 5 kilos ito. It costs $1,495. Oo. Mahal, no? Almost 1.5 na to. Oh. Dami. Pasasarapin natin ang ating bulalo ngayon. At lalagyan natin ng malalaking tipak ng liampo. Ayan po siya. Ito namang liampo natin, more than 2 kilos. Ay, karakal. Oh. Ilang kilo lahat yan? So, 2, 3, plus 3 5. Plus 5, 8 kilos ang gagawin natin ngayon. Ay, malasang-malasa ang ating sabaw. Napakasarap ng sabaw ngayon dahil tag-ulan na, di ba? At saka, lalagyan natin ng chorizos. Mga ilang piraso rito, mga 8 pirasong chorizos ito. 1 can of chorizo? Oo, at saka meron pa akong dinagdag kasi may sobra pa ako sa ref. Okay. Ayan, eto po siya lahat. At ang kanyang mga ingredients ay siyempre, maraming sibuyas, patatas, at saka itong kanyang mga gulay. Yan. Eto po siya. Para lalong masarap ang ating manamis-namis ang ating bulalo dahil sa kanyang mga gulay, di ba? Okay, magluto na po tayo sa kanyaman. Uling. Okay. Papakita din natin mamaya kung paano tayo magluto sa uling. Okay, start na natin. Kalang uling tayo ngayon kasi matagal po tayong magluluto ngayon. Nakikita ba kami? Ay, hindi kami nakikita. O, yan. Okay, yan. Inuling namin kasi patagalan ito ng luto. Ang ibig kong sabihin, iluluto natin yung bias ng baka mga 3 to 4 hours. Pero pag pinakulo natin muna ngayon, pag sabay-sabayin muna natin. Kunwari, malambot na yung manok at saka yung karne, alisin muna natin. At ibabalik natin muli pag malambot na ang ating baka. Okay po? Take okay. Note! O sige na, start mo na, pangdakdaan mo na itang alin? Yung karne. Sige na. Okay. Pakita mo muna yung chicken. Naka-ano ito, vacuum seal. Linisin muna natin ng chicken. Ito kasi ang alam ko, meron ding ano yan eh. May palaman, nandyan yung atay niya at saka yung balon-balunan. Ito po siya. Oh, ayan siya. Linisin natin yung balon-balunan. Ito yung balon-balunan. Ayan, malinis na. Ayan nga. Totoo nga. Ayan, huhugasan na lang natin. Makahugas yan. Kailangan mahugasan mabuti. Oo, siyempre. Lamasin natin sa asin. Ayan. Ayan po ang kanyang balong-balunan at ang kanyang atay. Sama natin. Tingnan natin ang ating bias. Wow! Napakaganda ng ating bias. Malaman. Pinili ko ito. Yan ang bulalo. Nung nakita ko ito, ang laki.
pinaano ko na siya, pina-slice ko na siya, pina-machine ko na siya. Ito, meron siyang bone marrow. Ito, pampasarap ng sabaw natin. Okay. Yan. Oh, ano pa? Yung ating liampo. Oh, ang ating liampo, ito, tipak-tipak. Ibig sabihin ng tipak-tipak, malalaking hiwa. Hugasan na natin ito. Okay. Yan. Pakahugas natin para maalis yung lansa niyan. Saka yung mga dugo. Pero aalisin natin din yung bula mamaya. Pag kulo niya, alisin natin yung mga scams. Okay. Yan. Buo-buo ang ating tulalo. Malinis na yan. Hugasan ang chicken. Hanggang sa loob. Ito na po yung ano, chicken natin. Okay, nalinisan na po natin ang ating chicken. Yan. Oh. Yung liampo naman. Hintayin natin ano, maglagabgab. Kasi pag nilagay natin kaagad yung kaldero dyan, maglalasang usok ang ating sabaw. So, pabayaan muna natin siyang magbaga lahat. Next! Asan na yung kaldero? Ipakita mo na! Saguli kapag alkunalte. Okay. Ayan na po ang aming kaldero. Ayan. Tignan nyo kung gaano kalaki. Bumabaga na. Wala nang usok. Ayan. Wala nang usok. Pwede na, ha? O, lagay na natin. Ayan. Ayan po. Para hindi siya lasang usok. Di ba kung minsan merong usok na lasa yung ating pagkain? O, sige. Dahil doon sa usok. Ngayon, go. Lagay muna ang ating mga bulalo, ang ating karni. Tubig muna. Pakulo muna natin yung tubig. Ayan. Para shortcut na lang, meron na tayong napakulong tubig. Oo. Ayan. Okay. Ayan po si Tarat. I-extra mo nga siya. Ganito. Ito po siya, yung aming runner na kapagod po niya sa kakatulong sa amin. Nagpakulo muna siya ng tubig para madali na natin gawin. Sige okay. Na, dalian nyo. Go. Ito na po, yung lugna natin ng ano. Sige, magbagal-bagal niya pa. Kunti. Sige, nakakaasok, masakit sa mata. Ba, mas nasasaktan ako kaysa sa'yo. Okay, yan. Yan, pakita natin. Sige, lahat na. Okay, ayan. Una muna yung ating liampo. Ay, pangalawa pa lang yung liampo. Liampo. Kasi pag malambot na yung mga yan, aalisin muna natin. Hayaan lang natin ang ating bulalo. Chicken. Ihulog natin buo si manok para naman mahiba. Ayan, buo si manok. Ayan siya. Ibaligtad natin ganyan nakatihaya para makuha natin ganyan. Okay. Ayan. Ilagay na natin yung balon-balunan. Huli na ito kasi mangingitim. Mamaya na ito. Okay. Ayan. Hintayin natin kumulo. Okay, slice na po natin ang ating mga gulay. Ito, para maging masarap lalo ang sabaw. Pag nadurog ito, lalong masarap ang sabaw. Lalo na itong sibuyas. Gawin lang natin ano, quarter ang pagkaka-slice natin. This will bring the flavor of our soup. Ito po yung leeks natin. Ang dami ng leeks natin, 1 kilo. At saka bumili tayo ng ano, ng repolyo. Nagtataka ka na sila. Ilan daw tayong kakain dyan? Ay, bahala na. Depende kasi sa takaw natin eh. Tayong alalaki yung mga tiyan natin. Kaya ano,
Hindi ko alam kung ilang aabutin nito. Alisin natin yung ano, yung mga sira ng repolyo. Ibabad natin ito para maalis yung amoy. Amoy. Hindi gaanong maamoy ito kasi Bagyo. Oo. Sige na, babad mo na. Oo, ibababad na natin. Bugasan muna natin. Siyempre, itong mga likse, may mga lupa-lupa. Masama ito sa tiyan pag may lupa. Ibabad muna natin yan. Isabay na natin yung repolyo. Okay, start na nating alisin ang ating mga impurities. Ayan. Para malinaw ang ating sabaw, maputi. Mas masarap siyang hihigupin pag malinis siya, di ba? Aalisin natin yung mga yan. Impurities yan, no? Oh. Hanggang sa maalis na lahat yan. Ayan. Pag kulong-kulo na siya, ilagay na natin ang ating mga spices. Ito po, kumukulo na. Pwede na nating ihulog ang ating chorizos para mag-umpisa na ang kanyang pampasarap, pampalasa. Ayan po siya. 8 pieces of chorizos. De Bilbao. De Bilbao. Ito na po ang kanyang pampalasa pa. Ang kanyang sibuyas. Konting patatas lang. Huwag nating i-overdo yung patatas para hindi maglasang ligang di patatas. Ayan lang po. Palambutin na natin ng isang oras ang ating chicken at ang ating liampo. Iwan natin dyan yung ating bulalo and wait for another 2 hours. Takpan na natin. A few moments later. Okay, buksan mo na. Wow! Nag-swimming ang ating noknok. Malambot na yung manok. Okay. 1 hour na yan. Okay. Isang oras na. O, alisin muna natin ito. Habang pa lalambutin natin ang ating bulalo. Bulalo. Gumagalgal. Pag binalik natin later, lalong gagalgal ito. Sasarap. Ibuhat na natin si manok at natatanggal na siya. Uy, kaganda niya. Ito po siya. Okay. Ito, hintayin natin na more. 2 or more hours. A few moments later. Okay, muli po nating ibabalik ang ating liampo at ang ating manok. Para mas lalo siyang malambot. Kasi ang gusto natin, tayong mga Pinoy, yung nanginginig-nginig ang ating mga karne, di ba? Mas malasa. Oh. Wow, tingnan mo naman ang kulay na sabaw natin. Wow. Talaga naman. Sa manok pa lang, bakit buo siya? Pagkukuha tayo niyan. Kanya-kanyang kuha na lang ng manok. Hintayin natin kumulo ulit. Dahil ibubulog na natin ang ating mga gulay. Ilagay na natin gulay. Yung gulay. Okay, diba? Sige. Lagay na isasabay natin. Isasabay na natin yung gulay niya. Ilagay naman natin ang kanyang halilin, walang tabaka. Onion leeks. Ito, mas malasa ito. Yan. Akin na yung repolyo. Tatakpan natin muli. Hey, pan natin muli ito. Hayaan na naman natin kumulo. Ganyan katagal ang bulalo. A few moments later. Oo, sige na. Oh, ilagay na natin ang kanyang magkay. Sige na. Okay, sige. Okay. Oh, lagay na natin ang kanyang asin. Sige. Oh. Explain.
Last po nating ilalagay ang kanyang salt. Napansin po ba ninyo, hindi pa natin siya nilagyan ng asin kanina? Para po, mas malambot ang ating karne. Mas mabilis ang pagluluto lalo. Oo, mas mabilis. O, sige na. Ilagay mo na. Eto na po ang kanyang salt. Yan. Salt to taste. Bahala na po kayo according to your taste. Maglalagay tayo ng betchin. Konting betchin. Konti lang ha. Para palabasin natin talaga ang lasa. Okay, lagyan natin ng betchin. Pampasarap. Konti lang. Napansin po ninyo? Napansin ninyo? Dumidilim na. Kanina pa kami, di ba? Talagang ganito katagal ang ating pagluluto ng bulalo. Okay na yan. Almost. Babayaan mo ng kulong-kulo yung gulay. Hoy, kaganda ng soup natin. Ay, kanyaman yung bulaluta. Okay, ayan. Oh, let's have a taste of the soup. Okay. Oh, tikman mo na. Ayan. Ayan. Okay, nina akong sandok ha. Ah, sige. Okay. Hindi ko naman ibabalik ito. Ayan. Yung mapapaakyat ka sa sarap. Kalasa, ito yung takman. O, siyempre naman, talagang malasa yan. Biron mo, ilang kilo yan. Oo, oh. Kasarap. Hinabot na po kami ng sisilim. Oh. Tingnan nyo yung background namin. Ginabi po kami, tingnan nyo. Oh. Para palambutin talaga itong bulalo soup. Okay. Gayahin na po ninyo. Sige na po, magbulano na na rin. Anana? Magbulano na rin kayo. The next day. Iserve na po natin ang ating bulalo. Ito na po ang ating nalutong bulalo. Tikman na po natin. Napakasarap humigop ng sabaw na mainit sa panahong ito. Tingnan naman ninyo, umuulan, di ba? Lumilintik-lintik. Oo. Pag lumilintik na ganyan, masarap ang panahon. Sabaw. Masarap ang sabaw. Kailangan may sabaw kang mainit. Ito po ang aming sabaw. Sabaw ng bulalo. At lagyan pa natin ng patis with chiling labuyo. Yes. Kailangan atdasan natin siya para mas malasa ang ating sili. Okay. Yes. Ito na ang ating bulalo. Wow, nanginginig-nginig pa siya. Wow. O, tingnan mo, nanginginig-nginig. Lagyan din natin siya ng sabaw. Kailangan masabaw yan. O, tingnan mo yung cartilage niya. Talaga ah. Naman, lumambot. Lumambot ang sarap. Ayan siya. Ah, lagyan natin tsaka, siya ng gulay. Gulay. Yan. Lagyan natin ng patis. Dikdik natin ng sili. Yan. Para lalong sasarap ang ating nilaga. Okay. Ito na. Tikman na natin. Kanyaman, anak ng penggal. Ito po ang request ng aming bisita ngayon. Meron po kaming bisita. Ayan po siya. Yan po ang aming mentor. O, kaway-kaway ka dyan. Kaway-kaway. Hello. Wow. Okay. Wow. Tingnan nyo. Conscious siya. Oh. Sarap ng ating sabaw ng bulalo. Yummy. Kalinam-nam. Kalinam po kayo. Malambot ka. Kasarap po. Wow. Please, like, share, and subscribe at Campus Kitchen. Thanks for watching. We love you. Mwah. Makanto. Oh, yan yung background me. Oh, yan. Okay. Oh, baka focus me pa. Na? Oh, kasi na. Oh, tabi matusok po, Kenny. Kenny, na kaya mo. Iken-ken. Wala malati ka. Palakot oh, sige na, game. Oh, ini.